magkano ang equivalent share ng employer sa ating SS contribution based sa ating monthly salary credit. Kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe and click the bell notification para lagi po kayong updated sa ating mga tips and tutorials video. Sa mga interested malaman kung magkano nga ba ang sinishare ng ating mga employer sa mga hinuhulog nila sa ating SS, ay let's keep on watching! Kung bago ko lang sa ating video, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo tuwing may gagawin po tayong mga videos tutorial. Shoutout muna po tayo sa ating lucky viewer and comment for today na si Sir Money 1221. On my previous vlog, nag-comment po siya about sa ating SS at atin pong basahin ang kanyang comment. Video nyo, napaka-informative. Ang tanong ko po, kung voluntary po, wala na po bang equivalent employer share dyan sa amount na ipinapakita nyo sa video? Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Money 1221. Sa napakaganda po yung comment, very interesting po para sa ating mga kababayan, para sa mga hindi pa po nakakaalam kung magkano nga ba ang sinishare ng ating mga employer sa ating mga SS. Disclaimer lamang po, ito po ay based sa ating mga research. Dahil nasa batas po natin yan na kailangan na magbahagi o mag-share ang ating mga employer sa ating mga SS, based po sa ating mga monthly salary credits o sa ating mga sinasahod. So talakayin muna po natin ang ating daily minimum wage. Illustrate po natin. So far po, ang ating pong minimum daily wage ay nasa 537 dito sa NCR. Ito po ay equivalent ng 8 hours of working time. So, ang 537 ay i-divide natin sa 8 hours. Ito po ay magiging 67.125 pesos per hour ang ating sahod. Meron po kayong 537 daily minimum wage, i-multiply po natin yan sa 26 days. Dahil meron po tayong 1-day rest day, at ito po ay kadalasang Sunday, depende po sa employer nyo kung ano po ang ibibigay sa inyong schedule ng inyong rest day. Depende po yon, iba-iba po yon. So, multiply po natin, 537 times 26 days is equal to 13,962 pesos. Illustrate naman po natin ang ating mga overtime. Para sa hindi pa po nakakaalam, iba-iba po ang ating overtime pay. Of course, mas mataas po ang payment ng hard days compared po sa regular days, katulad po ng mga Heroes Days, Christmas Days, New Year's Days. Yan, mas mataas po ang mga payment ng mga holidays and super holidays and etc. For example, meron po tayong 2 hours overtime. Ito po ay halagang 250 pesos. For example lamang po ito ha. Dapat po alam nyo po kung magkano po ang inyong overtime. So, i-multiply po natin. 250 pesos times 26 days is equal to 6,500 pesos sa loob ng 1 buwan po yan. So, na-compute na po natin ang ating daily minimum wage sa loob ng 1 buwan at ang ating mga overtime sa loob ng 1 buwan. So, i-plus naman po natin yan. So, multiply po natin 13,962 pesos plus 6,500 is equal to 20,462 pesos. So, yan po ang ating kabuuan na total monthly salary credits or MSC. So, ang ating estimated total salary credit ay nasa 20,462. So, meron pong sinusunod si employer ayon po sa ating batas na bracket kung magkano nga ang kanilang isishare based po sa ating mga sinasahod. So, kung dire-diretso po ang inyong mga pasok at wala po kayong mga absent,
ay doon po papasok ang ating mga magagandang benefits sa ating mga SS. Pati rin po sa ating mga employers dahil nakakahulog po sila at nakakashare po sila ng tama at the same time nakakahulog po tayo ng tama sa ating SS. Paano naman po kung meron po tayo mga absent sa mga iba't ibang mga dahilan? So, or pwede rin pong nag-shutdown yung ating factory. So, papaano na po yun? Siyempre, maapektuhan din po ang ating mga monthly salary credit. Kaya po, may sinusunod na bracket si employer para po sa mga ganitong scenario. At para din po ma-save ang ating mga contribution at ang mga sharing ng mga employers po natin. So, illustrate po natin ang mga equivalent na bracket ni employer kung magkano po ang dapat nilang i-share according sa bracket ng ating monthly salary credits. For example, ang mga employee ay sumasahod between 19,750 pesos and 20,249 pesos and 99 centavos. Ang magiging monthly salary credit po niyan ay nasa bracket na 20,000 pesos pa rin po. Ang isang employee na meron pong MSC sa loob ng isang buwan na 20,000, ang kanyang contribution ay nasa 2,630 pesos. Yun po ang total amount na hinuhulog sa SS. 900 pesos para sa employee at ang share ng kanyang employer ay nasa 1,730 pesos. With easy contribution. Ito nga raw po ang dapat na nire-remit ng ating mga employer sa ating mga SS contribution, which is posted on the employee's SS account after payment po. Again, let's use the MSC of 20,000 pesos as an example. Employee's share is 20,000 pesos times 0.045 or 4.5% contribution rate is equal to 900 pesos po ang hinuhulog ng mga employees kung sila po ay sasahod ng 20,000 ang kanilang MSC. So, ang share naman po ng ating mga employers sa ating 20,000 pesos MSC is times po natin sa 0.085 or 8.5% contribution rate is equal to 1,700 pesos plus 30 pesos for the easy contribution. So, ang total contribution po natin overall para sa employees and employer, ang mga share po nila ay 900 pesos para sa employees at para sa employers ay 1,730 pesos. So, ang total po nito is equal to 2,630 pesos. Again, disclaimer po, ito po mga diniscuss natin about sa equivalent ng mga employers, ito po ay based sa ating research sa ating Marine Google. Hanggang dito na lamang po guys. I hope you like this video and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. God bless us all. Bye!